Matapos ang mahigit 8 buwan, bukas na't ulit sa mga turista ang Siargao sa Surigao del Norte. Pero ilan pa lang ang mga dumating na bisita sa isla. At nakatutok si Riel Soroche ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa pantalan pa lang sa Surigao City, stricto nang ipinapatupad ang minimum health standard. Lahat ng papuntang Siargao Island, hinihingian ng QR code para sa contact tracing at mga dokumento. Pagdating sa isla, dadaan naman sa health center ang mga turista para ma-check ang kondisyon at makumpirma kung negatibo nga sa coronavirus. Travel authority, entry, medical certificate, medical clearance. Nasaan ang confirmed booking? Ay ma'am, nasa text lang. Okay lang. Okay lang. Pero sa unang araw ng pagbabalik ng turismo sa isla, mapapansing iilan pa lang ang mga bisita. Karamihan sa mga dumating, mga umuwing residente sa isla at may trabaho sa lugar. Kaunti lang kasi simula pa lang namin. Hindi naman automatic na babalik agad. Apektado talaga kami. Ang dating masiglang lungsod ng General Luna na sentro ng turismo sa isla, ngayon tahimik na. Ilang tindahan at restaurant ang nagsara. Sa mga beach resort, pailan-ilan pa lang ang mga bisitang turista. Isa na rito si Hans Ashwek na galing Norway. Strikto man ang protocol sa isla pero okay lang daw basta ligtas siya sa COVID-19. You need a PCR test and a health certificate and a trace up and then a quarantine place and an invitation letter, I think. Yeah. So there's no problem with that? No. It's okay. Yeah, it's good. Pulisya ang inatasang magbantay kung nasusunod ba ang health guidelines na ibinigay ng DOH. Observe natin yung basic health protocols laban sa COVID para hindi tayo magkawaan at patuloy tayo mag-i-enjoy dito sa Siargao. Dahil pag nagkaroon ng COVID case na naman dito sa Siargao ay siguradong magla-lockdown. Para sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Riel Soroche, nakatutok 24 Oras.